Greetings po sa inyo lahat at purihin natin ang ating Panginoon sa araw na ito. Sana po ay inyong subaybayan ang ating mga pagtalakay na gagawin hinggil sa kautusan ng Diyos at inyo pong pindutin ang subscribe button at ang bell notification at ilike po natin ito at i-share sa ating mga kaibigan at mga kamag-anak. Ang paksa po natin ngayon ay ang bakit dapat pag-aralan ang kautusan ng Diyos. Ito po ang unang paksa hinggil sa iba't ibang mga paksa sa kautusan ng Diyos. At ngayon po ay ating malalaman kung bakit dapat nating pag-aralan ang kautusan ng Diyos. Narito po ang mga dahilan kung bakit dapat nating pag-aralan ito. Una po ay si Kristo ang gumawa o may akda at nagbigay ng kautusan. At sabi sa atin sa Bible Commentary Volume 1, 1105 at backup by Exodus 20 verse 1 at Deuteronomy 5 verse 6, ang sabi po ang 10 utos na sinalita ni Kristo sa bundok ng Sinai ay paghahayag ng Diyos. At sa Patriarchs and Prophets 370, ang sabi po, siya si Jesus ang nagbigay ng kautusan sa Israel. Napakalino po na ang Panginoong Jesus po ang gumawa at may akda at nagbigay ng kautusan ng Diyos. At ang sabi sa atin sa aklat ng Isaiah, Chapter 33, verse 22, ito naman po ay si Kristo ang tagapaglagda ng kautusan. Ang sabi sa atin, sapagkat ang Panginoon ay ating hukom, ang Panginoon ay ating tagapaglagda ng kautusan, ang Panginoon ay ating hari, Kanyang ililigtas tayo. Sino po ba ang sumulat ng 10 utos ng Diyos? Ang sabi sa Signs of the Times, March 12, 1896, ang kautusan ay isinulat ng daliri ng Diyos sa mga tapyas na bato. At ang sabi sa Christ in His Righteousness, page 15, the law is just as Jehovah wrote it in the temple of heaven. Ang kautusan ay isinulat ni Jehovah sa templo sa langit. At sa Selected Message Book 3, 318, ang sabi po, the seven-day Sabbath is in no uncertainty. It is God's memorial of His work of creation. It is set up as a heaven's given memorial to be observed as a sign of obedience. God wrote the whole law with His finger on two tables of stone. Ang Diyos mismo ang sumulat ng buong kautusan ng kanyang mga daliri, ng kanyang daliri sa dalawang tapyas na bato. Po ang sanglarawan ng pagsulat ng daliri ng Panginoon sa dalawang tapyas na bato. At ang sabi sa Tribune Herald, February 22, 1881, God's character has not changed. Hindi nagbabago ang ugali ng Diyos. He is the same jealous God today as when He gave His law upon Sinai and wrote it with His own finger on the tables of stone. Pareho ang Diyos mismo ngayon nang kanyang ibigay ang kanyang kutsan sa Sinai at isulat ito ng sarili niya kamay sa mga tabla o tapyas ng bato. At sa Review ni Herald, March 26, 1908, there are abundant evidences of the immutability of God's law. It was written with the finger of God, never to be obliterated, never to be destroyed. At sa Signs of the Times, February 28, 1884, ang sabi, no man or body of men has been authorized to set aside or vary in the slightest particular one of the 10 precepts of Jehovah. God spoke His law from Sinai in awful grandeur in the hearing of all Israel, and He wrote it with His own fingers upon tables of stone, not for His chosen people only, but for all men to the cross of time. So isinulat ito, sinulat ang 10 utos ng Diyos ng mga daliri mismo ng Panginoon sa mga tapyas na bato
hindi lamang para sa kanyang piniling bayan ngayon, piniling bayan lamang, kundi para sa lahat ng tao hanggang sa pagkasara ng panahon. At as sabi po sa manuscript volume 3, 255, God wrote the whole law with his finger on two tables of stone. Ang Diyos mismo ang sumulat ng buong kautusan ng kanyang daliri sa dalawang tapyas o dalawang tabla ng bato. Sino po ang Diyos na tinutukoy na nagkaloob, nagsalita at sumulat ng sampung utos ng Diyos? Ang sabi sa RC, page 230, ito po ay Remnant Church, page 230, ang gawaing ito ay magkakaroon ng mas malalim na kahulugan sa kanila kapag tutuparin nila ang kutsan sa mga tapyas na bato sa magitan ng daliri ng Diyos kasama ang utos singgil sa Sabat na si Kristo mismo ang nagsalita kay Moses sa mga anak ni Israel. Sino po? Itong Diyos pa lang ito na sumulat, nagsalita at nagbigay ng kautusan ng sampung utos ay walang iba kundi ang ating Panginoong Heso Kristo. At ang sabi sa Bible Commentary Volume 1, 1109, at siya si Kristo ang nakaloob kay Moses nang nakipag-usap siya sa kanya sa bundok ng Sinai ang dalawang tapyas na boto na isinulat ng Diyos. At sa Patriarchs and Prophets Tagalog 432, si Kristo ang nagbigay ng kautusan sa Israel. Napakalino po yan. At sa Bible Commentary Volume 1, 1105, ang sampung utos na sinalita ni Kristo sa bundok ng Sinai ay pagpapahayag ng Diyos. At sa Review and Herald May 6, 1875, ang Diyos, si Kristo, ay mabiyayang nagsalita ng hinggil sa kanyang kutsan at isinulat ito ng kanyang mismong mga daliri sa bato, gumagawa ng solem ng pakikipagtipan sa kanyang bayan sa Sinai. Napakalinaw po. At sa Patriarchs and Prophets Tagalog 432, si Kristo ay hindi lamang siyang pinuno ng mga Hebreo sa ilang. Ang anghel na ang panghalan ay Jehovah. So ang pangalang Jehovah po ay na siyang pumatnubay sa bansang Israel, na siyang pinuno ng mga Hebreo sa ilang ay walang iba kundi ang ating Panginoong Heso Kristo. At sa Patriarchs and Prophets 370, siya si Kristo ang nagbigay ng kautusan sa Israel. At sa Review and Herald, January 7, 1902, the Lord Jesus Christ is our judge and our lawgiver. Napakaraming mga teksto pong yan na nagpapatunay ng ating Panginoong Hesus Kristo mismo po ang nagbigay, nagsulat, at nagsalita hinggil sa sampung utos ng Diyos doon po sa bundok ng Sinai. At sa talatang ito ay napakatibay po ito. Ang sabi po sa Fundamental of Christian Education, page 237, after the transgression of Adam, the Lord spoke no longer directly with man. Human race was given into the hands of Christ. Ang sabi po doon, pagkatapos ng paglabag, pagsalangsang ni Adan, ang Panginoon, ang Diyos Ama, ang tinutukoy po dito, ay hindi na muling nakipag-usap sa tao. Human race was given into the hands of Christ. Ang sangkatauhan ay pinakaloob sa makamay ni Kristo. And all communication came to him, to the world. At ang lahat ng communication ay nagmumula sa kanya sa sanlibutan. It was Christ who spoke the law on Mount Sinai. Si Kristo mismo ang nagsalita ng kautusan sa bundok ng Sinai. And he knew the bearing of all its precepts. At alam niya ang mga bigat ng mga utos na ito. Ang kalunatian, the glory and majesty of the law of heaven. Ang kalunatian at ang kamahalan ng kautusan ng langit. Yan po ay masusumpungan sa Fundamental Christian Education. Page 237. At lahat po ng ating mga ginagamit na mga quotation po rito sa Spirit of Prophecy ay authored by Ellen G. White. At sabi po sa atin sa BOE, page 178, Christ was the leader of the Hebrews in the wilderness. The angel who went before them, veiled in the cloudy pillar, it was he who gave the law to Israel. Si Kristo ang leader ng Hebrew in the wilderness
ang anghel na pumapatnubay sa kanila, na nababalutan, na nagtatago sa haligi ng ulap. Siya ang nagkaloob ng kautusan sa Israel. Ang sabi, amid the glory of Sinai, Christ declared the Ten Commandments of His Father's Law. He gave the law to Moses engraved on tablets of stone. Sa gitna ng kalulatian ng Sinai, hinihayag ni Kristo ang sampung utos ng Diyos sa pungutos ng kautusan ng kanyang ama. Ipinagkaloob niya ang kautusan kay Moses na nakaukit sa mga tabla o mga tapyas ng bato. At sa pagpatuloy po sa parehong aklat po sa page 179, it is the voice of Christ that speaks through the Old Testament. Ang tinig ni Kristo ang nagsasalita sa lumang tipan. Napakalino po yun. Kaya po, nang magkasala sina Eva at Adan, ipinagkaloob ng Ama kay Kristo ang sanlibutan. Si Kristo po ang nakikipag-usap sa mga patriarka at sa bansang Israel. Sa patriarka po, mula kay Adan, at sunod-sunod siya po ang nakikipag-usap dyan. Kay Abraham siya ang nakapakita. Kay Isaac at sa iba't ibang mga patriarka at sa bansang Israel, siya din po ang pumapatnubay. Siya ang nagsalita sa bundok ng Sinai upang ibigay ang sampung utos ng Diyos. At daliri ni Kristo ang sumulat ito upang iparating sa atin ang sampung utos ng Diyos na nagmula sa kanyang Ama. Si Kristo po ang Diyos na nahayag sa matandang tipan at siya ang nakatawang tao sa bagong tipan. Si Kristo ang makapangyarihang Diyos, ang itinakwil ng bansang Israel. Siya ang pinuno at kamahalan ng kalangitan, ang leader ng mga Hudyo sa ilang, at umaki sa kanila patung lupain ng pangako. Si Kristo mismo ang Diyos na nagpahayag sa bawat yugto ng panahon ng bayan ng Diyos. At ang isa pa po ay si Kristo po ang kinahuwian naman ng kautusan. Ang sabi sa Roma 10 verse 4, sapagkat si Kristo ang kinahuwian ng kautusan sa ikatutuwid ng bawat sumasampalataya. Ano po ba ang ibig sabihin ng salitang kinauwian o the end of the law? Ang sabi sa Roma 10:4, Christ is the end of the law. The word end here in Greek is telos, which means to set out for a definite point, aim, or purpose, or goal. Therefore, Christ is the goal or purpose of the law. Malino po na si Kristo ang purpose o layunin ng kautusan. At ang isa pa po ay si Kristo ang kalulatian ng kautusan. Ang sabi sa atin sa Selected Message Book 1-240, ang kalulatian ni Kristo ay nahayag sa kautusan na siyang nagpapayag, siyang pagpapayag ng kanyang ugali. So napakalino po na ang ating Panginoong Hesukristo ang kalulatian ng kautusan. At ang sabi sa Bible Commentary Volume 1-1110, ang kautusan sa sarili nito ay walang kalulatian. Liban na ito'y nakapaloob kay Kristo, wala itong kapangyarihan na magligtas. Wala itong kinang. Liban na kumakatawan ito kay Kristo na puspos ng katuwiran at katotohanan. So ang sampung utos ng Diyos ay, ang sabi dito ay si Kristo ang kanyang kalulatian. At ang bisa, ang halaga ng kautusan ay napakalaga sapkat ang ating Panginoong Jesus ang nakapaloob dito. Ang sabi po doon ay ang kautusan sa kanyang sarili nito ay walang kalulatian. Liban na ito'y nakapaloob kay Kristo, wala itong kapangyarihan na magligtas. Wala itong kinang, liban na kumakatawan ito kay Kristo na puspos ng katuwiran at katotohanan. At ang isa pa po ay si Kristo ang nagtaas at nagparanghal o nagpalawak ng kautusan. Ang sabi sa Last Day Events, page 4, at backup by Isaiah 42 verse 1, Mateo 5:17 hanggang 48. Ang sabi po sa ganito, ang Panginoong Hesus, ang anak ng Diyos, sa pamamagitan ng kanyang pagsunod sa kautusan,
ng Diyos ay nagtaas at nagparangal ng kautusan. So ang ating Panginoong Jesus po ang nagtataas nito at nagpaparangal at nagpapalawak ng kautusan ng Diyos. At ang isa pa po ay si Kristo ang nilalaman ng kautusan. Ang sabi sa atin sa Last Events, page 68, si Kristo ay naparito sa ating sanlibutan upang katawanin ang ugali ng Diyos na kinakatawan ang kanyang banal na utos. Dahil ang kanyang kautusan ay kopya ng kanyang ugali. Si Kristo mismo ang kautusan at ang ebanghelyo. Ang anghel na naghahayag na walang hanggang ebanghelyo ng kaligtasan ay nagdadala sa mga tao sa pagsunod ng kautusan upang ang kanilang mga ugali ay mahubog sa wangis ng Diyos. Napakalino po dito na si Kristo pala mismo yung kautusan at ang ebanghelyo. Kaya ganun na lamang ang paggalang at pagrespeto ng mga naranahan sa langit sa kautusan ng Diyos sapagkat si Kristo pala mismo ang kautusan at ang ebanghelyo. Ang isa pa po, sabi sa Selected Message Book 3, 176, ay si Kristo ang sentro ng kautusan. Ang sabi sa atin ay si Kristo ang dakilang sentro kung saan nagniningning ang lahat ng kalulatian. Ito po yung mababasa natin sa The Sharp Ages 680. At sa Selected Message Book 3, 176, ito naman po ang sinasabi. Ang kautusan ay kumpleto at buo sa dakilang panukala ng kaligtasan kung ito ay ipinahayag sa liwanag na sumisikat mula sa napako at nabuhay na tagapagligtas. Napakatindi po itong panghusap na ito na ang sabi po doon na ang kautusan ay kompleto at buo sa dakilang panukala ng kaligtasan kung ito ay ipinapayag sa liwanag na sumisikat mula sa napako at nabuhay na tagapagligtas. Selected Message Book 3, 176. At isa pa po ay si Kristo ang halaga ng kautusan. Ang sabi sa Bible Commentary Volume 5, 1133, walang halaga ang kautusan kung wala si Kristo. Kaya tuwing ilalahad ang kautusan sa mga tao, hayaang ituro ng tagapagturo ng katotohanan sa trono na nakabalantok sa baghari ng pangako ang katuwiran ni Kristo. Ang kalatian ng kautusan ay si Kristo. Naparito siya upang dakilain o palawakin ang kautusan at gawin itong marangal. Linawin ng awa at kapayapaan ay nagtagpo magkasama kay Kristo at ang katuwiran at katotohanan ay nagyakap sa isa't isa. Napakatindi po yan. Kaya po ang ating Panginoong Jesucristo po, ito po yung halaga, the value of the law. Kaya po nagkaroon ito ng halaga sapagkat si Kristo po na sabi ang halaga ng kautusan. Dapat ba nating saliksikin ang kautusan ng Diyos? Opo, ang sabi sa atin sa Early Writings Tagalog 68. Ngayon, ang panahon upang ang kautusan ng Diyos o ugali ni Jesus ay mapasa ating mga pag-isip sa ating mga noo at nasusulat sa ating mga puso. At ang sabi sa Hosea 1 verse 8, ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahiwalay sa iyong mga bibig, kundi iyong pagbubulayan araw at gabi upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito, sapagkat kung magkagoy, magtatamo ka ng mabuting kawakasan. At sa awit, mga awit 1, 1-3, at sabi po doon, at sa kautusan niya, nagbulay-bulay siya araw at gabi. So hinihilingan tayo ng ating Panginoon na pagbulay-bulay natin araw at gabi ang tungkol sa kautusan ng Diyos na nakabalot sa ating Panginoong Hesukristo. Ano po ang ilang mahalagang katotohanan sa kautusan ng Diyos? Ang sabi sa Christ Object Lesson 312, ang damit ng katwiran ay saktal na pagsunod sa kautusan ng Diyos. Kaya yung palang yung tinatawag na robe of righteousness, yung damit ng katwiran, ay yung pala yung saktal na pagsunod sa kautusan ng Diyos. At ang sabi sa The Remnant Church, page 62, ang sabi po, nais ng Panginoon
na ihag sa inyong ang mga kahangahangang mga bagay mula sa kanyang kutusan. Maghintay sa kanya na may kapakumbabaan ng puso. So may mga kahangahanga pala mga bagay na nagmumula sa kutusan ng Diyos na dapat natin malaman. Kaya mula po ngayon hanggang sa mga susunod na mga araw, ay malalaman ninyo yung mga kahangahangang bagay na nagmumula sa kautusan ng ating Panginoon. Ang sabi sa atin sa The Remnant Charts, page 66 at backup by Apocalypse 14 verse 12, ang sabi po doon, dapat nating itaas ang bandila ng ikatlong anghel na nakasulat dito ay ang mga utos ng Diyos at ang pananampalataya ni Jesus. Ang pagsunod sa kautusan ng Diyos ay malaking issue. Hayaan huwag itong alisin sa paningin. Dapat tayo magsikap na pukawin ang mga kaanib ng iglesia at yaong mga walang pagpapanggap na makita at sumunod sa mga pag-aangkin na kautusan ng langit. Dapat nating palawakin o dakilain ang kutusang ito at gawin itong marangal. Pakalino po yan. Ang sabi po, dapat nating palawakin o dakilain ang kutusang ito at gawin itong marangal. Kaya po, simula po ngayon, ay iisa-isay nating palalawakin ang kautusan ng Diyos at makikita niyo kung na ang ating Panginoong Hesukristo ang siyang nilalaman, ang kalalatian, ang kabuuan ng sampung utos ng Diyos. At makikita niyo po rito yung isang bandila, yung plug. Ito po ang plug ng The Remnant Church ng tinatawag na nalabing iglesia ng Diyos na may nakalagay po mga utos ng Diyos at pananampalataya ni Jesus. Ang sabi sa atin sa Testimony Volume 1, 233, ang malaking pagtutunggali ay sa pagitan ng mga utos ng Diyos at ang mga kahilingan ng hayop dahil ang mga banal ay tumutupad ng lahat ng sampung utos na dahilan ng pakipagdigma ng dragon sa kanila. So makikita niyo po mayroong tinatawag na pagtutunggali o paglalabanan sa pagitan ng ating Panginoong Hesukristo at sa pagitan ni Satanas. At ito po ay ang pagtutunggaling ito ay sa pagitan ng mga utos ng Diyos at mga kahilingan naman ng hayop o ng prophetic beast na binabanggit sa banal na kasulatan. Dahil ang mga banal ay tumutupad ng lahat ng mga sampung utos ng Diyos na dahilan ng pakipagdigma ng dragon sa kanila. Kaya nga kung bakit tayo kung bakit pala kinakalaban ng Diyos ang bayan ng Diyos dahilan sa tumutupad sila sa sampung utos ng ating Panginoon. At sabi sa Bible Commentary, Volume 5, 1087 to 1088, ibabaling ni Satanas ang mga tao mula sa kautusan ng Diyos. Sa kabila nito ay kanyang huhuwarin ang katwiran at kung maaari ay dadayain niya ang mga hirang. Fundamental of Christian Education 471 hanggang 472. Pakibasa na rin po ang Mateo 24:24. Sinasabi sa atin ng Panginoon na kung maaari ay dadayain nila ang mga hirang. Ang damit tupa ay para bagang tunay, totoo na ang lobo ay hindi makilala liban na lamang kung tayo'y magtutungo sa dakilang pamantayang pangmoral ng Diyos at masumpungan doon na sila'y mga manlalabag ng kautusan ni Jehovah. Malalaman natin na ito ay huwad, hindi ito tunay, at ito ay lobo na nakasuot ng damit tupa sa magitan ng kautusan ng Diyos. Yung pamantayang moral ay masusumpungan natin na sila ay mga manlalabag ng kautusan ni Jehovah. Napakalino po yun. At ang sabi pa sa atin sa Testimony Volume 3, 164, Ecclesiastes 12:13, ang ating pangunahing tungkulin na utang na loob natin sa Diyos sa ating mga sarili at sa ating mga kapwa-tao ay ang sumunod sa makautusan ng Diyos na kabilang ang mga batas ng kalusugan. So sa sampung utos pala ay kabilang pala doon ang tinatawag natin mga batas ng kalusugan. Ito yung mga laws of health. At ang Panginoon po ay nakaloob ng health reform message noong 1863.
At sunod-sunod po yan, nagbigay ang Panginoon mula 1863 hanggang sa bago siya mamatay. Noong 1915, ay tuloy-tuloy po na pinakalooban ng Diyos ang lingkod ng Panginoon na si Ellen G. White ng mga katotohanan hinggil sa kalusugang pangkalusugan. At ang sabi sa atin sa Testimony Series B, number 6, page 631, God gave the light on health reform and those who rejected it, rejected God. Ang Diyos ay nakaloob ng liwanag tungkol sa reforma sa kalusugan. At yung mga nagtakwil nito ay tinatakwil nila ang Diyos. Kaya po kapag hindi natin tinanggap at hindi natin isinigaw at pinractice ang mga liwanag hinggil sa kalusugan, ay para na rin natin itinatakwil ang Diyos na nakaloob nito. At sa mga susunod po ay tatalakay natin kung ano-ano po ang mga liwanag na pinakaloob ng Diyos hinggil sa kalusugan. Kasama na rin po nito yung pagkain ng karne na ay pinagbabawal ng Diyos. Ang sabi, katitingman ng karne ay hindi dapat pumasok sa ating mga sikmura. Ang sabi po ito sa Councils on Diet and Food. Katitingman ng karne ay hindi dapat pumasok sa ating mga sikmura. At nalalapastangan ng Diyos kapag kumakain tayo ng karne. Kaya malino po yan, tatalakay natin sa mga susunod po yan, yung mga liwanag na pinakaloob ng Panginoon hinggil sa kalusugan. Ang sabi sa atin sa Selected Message Book 1, 234, dapat na magkaroon ng malinaw na pagkaunawa kung ano ang binubuo ng kasalanan. At dapat natin iwasan ang pinakamaliit na paglapit upang humakbang sa mga hangganan mula sa pagsunod patungo sa pagsuway. Kakailangan po pala malaman natin kung ano po yung mga dapat iwasan, ano po ba yung binubuo ng kasalanan. Kaya po iisa-isahin natin sa mga susunod na mga pagtalakay natin ang unang utos, ikalawang utos, hanggang sampung utos. Iisa-isahin natin, papalawakin po natin yan sa magitan ng ating Panginoong Hesus. Ang Panginoong Hesus po ay nagkaloob ng mga mensahe sa kanyang lingkod na si Ellen G. White at kay A.T. Jones at kay E.J. Wagoner. At pinalawak po ng Panginoon ang kautosan ito upang wala nang maidailan na hindi natin alam ang katotohanan. At makita natin ang binubuo ng kasalanan at dapat natin iwasan ang pinakamaliit na paglapit upang humakbang sa mga hangganan mula sa pagsunod patungo sa pagsuway. Ang sabi sa atin sa Faith in Works, page 31, hindi makukumbinsi ang makasalanan sa kanyang kasalanan liban na kanyang naunawaan kung ano ang binubuo ng kasalanan. So dapat malaman niya ano ba yung kasalanan na dapat natin iwasan. Ano ba yung kasalanan na dapat natin kasuklaman? Ay ipapakita sa atin ng Panginoon isa-isa ang mga kasalanan na dapat ang binubuo ng kasalanan at papaano dapat natin ito maiwasan at ano po ang dapat natin gawin para masuklam tayo at huwag tayong magkasala. At sabi sa Great Controversy, Tagalog 356, kung walang pagsunod sa mga utos niya ay walang pagsambang makalulugod sa kanya. Napakalino po ito. Kaya dito po sa larawan na ipinapakita po dito, sabi, God's law clearly shows our sin. Malinaw na ipinakikita ng kautosan ng Diyos ang ating mga kasalanan. Pansinin po natin ang sabi sa Great Controversy 356, dapat na malaman ng lahat na walang moralidad liban sa pag-alinsunod sa kautosan ng Diyos. Ulitin ko po, dapat na malaman ng lahat na walang moralidad liban sa pag-alinsunod sa kautosan ng Diyos. Kaya po ang kautosan ng Diyos, ang Ten Commandments, ang tawag po dito ay moral law, kautosang moral, sapagkat dito po nakadepende ang ating moralidad. Yan po. At sa Christ Object Lesson, Tagalog 124, ang sabi po, walang taong buong katumpakang makapagpapakilala ng kautosan ng Diyos nang walang ebanghelyo o ng ebanghelyo nang walang kautosan. Ang kautosan ay siyang ebanghelyong binuo at ang ebanghelyo ay siyang kautosang inihayag at pinalawak.
ang kautusan ay siyang ugat, ang ebanghelyo ay ang mabangong bulaklak at bunga ng sinusumpling nito. Napakagandang talata po ito. Kaya malino po na ang kautusan at ang ebanghelyo po ay hindi pwedeng pag-iwalayin. Hindi ka pwedeng magturo ng kautusan lamang na walang ebanghelyo. Sapagkat kung kautusan lamang ay tinuturo mo at walang ebanghelyo, ito po ay magiging dry at walang kapangyarihan. At kapag ebanghelyo lang ituturo mo na walang kautusan, wala din po tumbisa, walang kapangyarihan. Dapat po ay magkasama ang kautusan at ang ebanghelyo. Kaya nga sabi po doon sa ating talata ay the law and the gospel cannot be separated from each other. Ang kautusan at ang ebanghelyo ay hindi pwedeng pagiwalahin sa isa't isa. Bakit po? Ang sabi po rito, sapagkat ang kautusan ay siyang ebanghelyong binuo. Yung palang kautusan ay ebanghelyong binuo. At ang ebanghelyo naman ay siyang kautusan inihayag at pinalawak. Napakalino po yan. At ang sabi po ko doon, ang kautusan ay siyang ugat. Ang ebanghelyo ay ang mabangong bulaklak at bunga ng isinusupling nito. Napakatindi po nung talata po ito sa Christ of the Iglesia on Tagalog 124 ni Ellen G. White na ipinagkulog ng Panginoon sa kanya. Para sa karagdagang impormasyon na hinggil po sa kautusan ng Diyos, ay pakibasa po ang buong Biblia, mga sulat o aklat ni Ellen G. White, patotoo ni Jesus, at mga sulat at sermon ni na A.T. Jones at E.G. Wagoner. Humiling po kayo ng libreng kopya at pakibasa po ang aklat na pinalawak na sa pungutusan Diyos. Mayroon po tayong aklat na ipinamibigay ng libre. Humingi lang po kayo at ipapadala natin sa inyo, sa bahay ninyo, na wala kayong gagastusin. At ito po ay, ang pamagat ng aklat pong ito ay ang pinalawak na sa pungutusan Diyos. At nais kasi ng Panginoon na makita natin kung ano ang binubuo ng kasalanan upang makaiwas tayo na makakbang patungo mula sa pagsunod pa, makaiwas tayo na makalabag po tayo. Makita natin yung kung ano ang tinatawag nating boundary ng pagkakbang patungo sa pagsunod, patungo sa paglaban. Narito po ang iba't ibang mga aklat na ipinagaloob ng Diyos kay Ellen G. White. Napakarami po yan, iba't ibang mga aklat, mga testimonies for the church, Patriarchs and Prophets, yung pong Prophet and Kings, The Sign of Ages, yung pong Acts of the Apostles, Great Controversy, at napakarami pang iba na mga aklat na pinakaloob ng Panginoon kay Ellen G. White. At ganun din po nakaloob ang Diyos, ang ating Panginoong Sus, nakaloob din ng mga mensahe kay A.T. Jones at E.G. Wagoner. Ang halimbawa po ay yung Bible Studies in Romans by E.J. Wagoner. Studies in the Book of Hebrews, E.J. Wagoner. Lessons in Faith ni A.T. Jones at E.J. Wagoner. The Divinity of Christ by E.J. Wagoner. Treasures in Isaiah, E.J. Wagoner. Kaya po doon sa mga aklat ni Isaiah po ay pinapaliwanag na po. Piniliwanag na ng Panginoon ang detalye ng Isaiah. Yung prophetic lights, mga iba't ibang mga propesya sa banal na kasulatan ay ipinakita po sa atin. Ipinakita sa atin ni E.J. Wagner. Yung pong The Everlasting Covenant, na napakaganda po yan. The Glad Tidings, ito po ay tungkol sa saklat ng Galacia. Ipiniliwanag na ng Panginoon ang Galacia sa na ipinakalob niya kay E.J. Wagner na may pamagat na The Glad Tidings. The Consecrated Way to Christian Perfection, at napakarami pang iba. Napakarami po yan. At nais ng Panginoon na isa-isay natin basahin at pag-aralan po yan. At sa pagbabasa po natin yan, ay makikilala natin ang ating Panginoong Jesucristo. Magiging inspirasyon natin ng Panginoon ng kanyang pagkapako sa cross, ay magiging inspirasyon natin sa buhay at lakas upang managumpay laban sa kasalanan. At magiging malapitan ng ating pakiugnay sa ating Panginoon Jesus. At lalakad tayong kasama ng ating Panginoon Jesus tulad ng ginawa ni Enoch at ang iba pang mga patriarka at ng mga apostoles katulad ni Pablo na lumakad na kasama ang ating Panginoong Jesus, Panginoong Jesucristo na malapitan.
Kaya, ang sabi sa atin, sa Bible Commentary Volume 5, 1133, walang halaga ang kautusan kung wala si Kristo. Kaya tuwing ilalahad ng kautusan sa mga tao, hayaang ituro ng tagapagturo ng katotohanan sa trono ng nakabalantok sa baghari ng pangako ang katwiran ni Kristo, ang kalatian ng kautusan ay si Kristo. Kaya malinaw po yan na kapag ituturo natin ang Ten Commandments, ay dapat ituro natin, ituro natin ito sa tagapagturo ng katotohanan sa trono ng nakabalantok sa baghari ng pangako. Ang katwiran ni Kristo, ang kalulatian ng kautusan ay si Kristo. Tandaan natin yan. Nagkakaroon ng bisa talaga ang kautusan kapag ito po'y nakabalot sa kalulatian, kapag ito'y nakabalot sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya sabi sa Galatians 6.14, sabi ni Pablo po, "But God forbid that I should glory save in the cross of our Lord Jesus Christ." Ano po? "But God forbid that I should glory save in the glory of our Lord Jesus Christ." Kaya po, sa ating mga huling mga talata na ating tatalakayin po ngayon, ang sabi po dito, sa Gospel Workers, page 315, "The sacrifice of Christ as an atonement for sin is the great truth around which all other truths cluster. In order to be rightly understood and appreciated, every truth, including the law of God, in the Word of God, from Genesis to Revelation, must be studied in the light that streams from the cross of Calvary." Sa Tagalog po, Gospel Workers, page 315, ang sakripisyo ni Kristo bilang pantugos sa kasalanan ay dakilang katotohanan kung saan lahat ng iba pang mga katotohanan umiikot dito at upang maunawaan ng tama at mapahalagahan bawat katotohanan, kasama po ang sampung utos ng Diyos. Sa salita ng Diyos mula Genesis hanggang Apokalipsis ay dapat pag-aralan sa liwanag na dumadaloy mula sa krus ng Kalbaryo. Sana po sa mga panghuling salitang ito, makita natin ng ating Panginoong Hesukristo ang siyang kalulatian ng kutusan ng Diyos. Kung nais natin na mapuspos tayo ng katwiran ng kautusan ng Diyos, tanggapin natin ang ating Panginoon bilang ating personal na Panginoon at tagapagligtas. Buksan natin ang ating puso ng puso at papasukin natin ang ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu. Hayaan natin na siya ang maghari at magmando ng ating buhay. Hayaan natin na ang Panginoong Hesus ang siyang maglinis. Linisin tayo sa lahat ng kalikuan. Patawarin ang ating mga pagkakasala. Alisin ang lahat ng ating mga pagkakasala. At gawin tayong walang kasalanan. Malinis. At gawin tayong sakdal, masunurin sa lahat ng ating, sa lahat ng mga utos ng Diyos. At ito po ay magagawa natin sa pamamagitan ng pananampalataya. Kailangan nating manalig na kaya ng Panginoon na gawin tayong sakdal at masunurin sa lahat ng utos ng Diyos. Ngayon, yun po ang kailangan natin. Yun po ang kailangan ng Panginoon na makita po sa atin. Dapat tayong manalig na kaya niya. May kapangyarihan siya at may sapat siyang kakayahan na gawin tayong masunurin sa lahat ng utos ng Diyos at sakdal sa ating sa paglakad sa buhay na ito. At ito'y magagawa po natin sa magitan ng pananalig natin sa ating Panginoong Hesukristo at patuloy na pakikisa at pagkakooperate sa Kanya na kailangan natin itaas siya, pagmasdan siya, sampalatayanan siya, magtiwala sa Kanya at sundan siya saan man siya pumunta. Salamat po at sana po sa ating ginawang sa ating mga mensahe na pinagkulong ngayon kung bakit dapat natin kailangang pag-aralan ng kautusan ng Diyos ay pinakita sa atin na ito pala ay sapagkat narito nakapaloob sa kautusan ng Diyos ang ating Panginoong Hesukristo
narito po ang halaga kung bakit napakalaga ang nakausan dahilan sa ating Panginoon Jesus Cristo. Salamat po at sana po ay patuloy niyong subaybenta ang mga susunod nating mga pagtalakay hinggil sa bagay na ito. Pagpalain nawa kayo ng ating Panginoon.